extra service na yun, sa'yo na mapupunta yun, solo mo ganun. Sa akin, oo, sa akin na yun. Siyempre ako nag-perform, ano, pakikinabangan ng iba. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, what is up sa inyo mga boss amo? Ayan, nandito tayo ngayon sa BGC. So may nakuha na agad tayong booking. Kakadating ko lang dito eh. Grabe, sobra yung traffic. Ito, pipick upin na natin ang ating customer. Dito daw siya sa likod ng ano eh. Ay, ito ba yun? Ito siguro. Sam? Ha? Shower cup? Ay, wala. Oh, sige. Nagmamadali ka ba? Sakto lang. Naku, yun, may mic pa pa. Siyempre. Para astig. Wait lang. Basta kuya, wag mo itaan sa traffic ka. Para kahit chill-chill lang. Enjoy ko yung mic mo. Tsaka! Gusto mo yan? Ikaw, gusto mo ba? Okay. Papasok ka ng work, ma'am? Yes po. Ah. Kamusta naman yung buhay mo? Masaya ka naman? Sakto lang. Minsan masaya. Minsan? Hindi. Hindi. Masayang pagod. Chay! Ano ba yung work mo? Loh, huwag mo nang tanongin. Bakit? Siguro ano ka? Siguro, call center agent ka siguro. Kasi ganitong oras yung mga pasok ng mga call center agent eh. Sana nga. Hindi nga ako nakakapasa dun eh. Bakit? Hindi ko alam. Magaling naman ako. Ah, pero nag-try ka na? Mm-mm. Ayaw nila sa akin. Sabi ba malaki yung bunga nga ako pag nasasalita? Ay, ganun? Pero, kailangan, required ba din yung maliit dapat? Bibig? Ewan ko sa kanila. Ayaw nila sa akin eh. Malaki ba yung bibig mo? Oo. Hindi nga ma'am. Ano yung ano mo? Ano yung work mo? Bawal judgmental ah. Oo naman. Open naman ako eh. Open ako, hindi ako ano eh. Basta open ako sa lahat. Kahit networking pa yan. Nakakahiya. Look, hindi naman ako ano, judgmental na tao. Kaya pwede mo sabihin kahit anong gusto mo sabihin. Eh tinatanong ko lang naman kung ano yung work mo. Mamaya punta mo pa ako dun. Ay, bakit? Ano ba yung work mo? Sa spa. Spa? Ah. Yeah. Oh, ano naman nakakahiya sa ano? Ano naman kung ano, sa ispa ka nagtatrabaho, ba't tinatanong mo kung ano, kung judgmental ako or something ganyan? Kasi kuya, matanda ka na, alam mo na yun. Yung? Siyempre, hindi na yung bago, no, yung mga kagaya kong gumagawa ng extra. Extra? Extra rice, ganun? Kaya nga may built-in talp pa ako kasi nag-extra. Hindi nga. Ano? May happy ending. Gusto mo ba na happy ending? Ganun, may mga ganun. Happy ending? Feeling ko yun talaga yung kapalaran ko kaya hindi ako nakapasa sa call center. Paanong happy ending? Ano yung masaya ka sa huli? Hindi ako yung masaya, sila yung masaya. Bakit ikaw? Ba't hindi ka masaya kung happy ending? Eh syempre, sila dapat yung pasisaya mo, siya yung customer mo eh. Hindi ko masyadong mag-get. No, ang tanda mo na ha. Hindi nga, hindi ko mga masyadong mag-get. May extra service. Extra serve. Ah, okay. Ah. So ngayon alam mo na. Huwag ka pupunta doon na. Mamaya makita kita, inabangan mo ako. Putik na yan. Actually, hindi pa talaga ako napupunta sa mga ganun. Tsaka, ayun nga. Hindi naman kita, ano, hindi naman tayo magkakilala. Siyempre, hindi ko rin alam yung buhay mo. Kung bakit. Kaya hindi rin kita pwede i-judge ganun. Oh. Siyempre, kung masaya ka naman sa ginagawa mo, ikaw bahala. Tsaka kuya naman talaga yung diskarte mo. Pero ilan taon ka na ba? 22. Bata mo pa. Paano ka napunta sa ganyan? Ano ba yung ginagawa sa ano na yan? Ano bang extra service yung ginagawa? Depende. Malaki ba yung bayad sa ganun? Depende rin. Paano depende rin? Kasi ano, yung iba kasi gusto kamay, si bariyang palad, kamay-kamay lang, gano'n. Kamay-kamay. Paano kakamayin mo sila, gano'n? Oo, baka nga mapanis yung mga hotdog nila eh. Gusto ipakamay, pwede. Sabagay, mas mapapanis naman yung pag nalawayan, di ba? Sabagay. Tapos hindi ginalaw, hindi kinain.
Tinikman lang. Pero syempre mapili ako sa mga minsan kasi may mga Ikaw na yung nag-o-offer, ganun. Ikaw na mismo nag-o-offer sa kanila. So, for example, pagka pogi ganyan, nag-o-offer ka kaagad ng ganun? Depende. Kasi minsan may mga pogi, tapos kahit pogi siya, parang amoy putok. May putok sa bedlog, gano'n, yung abon. Grabe naman pala. Oo, may mga gano'n, nakala mo magwapo. Ay, yes, mga kiyawti. Okay lang itanong kung magkano yung binabayad sa'yo pagka gano'n. So, I mean, paano kunwari, di ba nagpa, ayan, ako po. Ayan. Di ba nagpa-spa? I mean, nagpa-massage, ganyan. Magkano yung bayad sa massage? Depende kasi sa piliin nila yung kung ilang oras. Ay, ganun. Tapos, additional na extra service na yun. Oo. Yung extra service na yun, sa'yo na mapupunta yun, solo mo, ganun. Sa akin, oo. Sa akin na yun. Siyempre ako nag-perform, pakikinabangan ng iba. It's either kamay ko yung napagod o yung dibdib ko yung napagod. Tapos sa makikinabang, ibang tao. Nakaka-ano naman, for example, sa isang araw o sa isang gabi, nakakarami ka naman. Actually, easy money talaga. Sobrang easy money talaga kapag ganito yung trabaho ko. Pero siyempre, minsan naisip ko, kung natatanggap lang talaga ako sa call center kuya, aalis talaga ako sa ganitong trabaho. Kaso ayaw talaga nila sa akin. Parang feeling ko kapalala ko na talaga kasi malaki yung bunga nga ako. Nakagigil talaga ako. Dapat talaga makuha. Bakit nag-iibig po siya? Pero bakit tayo may try sa iba? I mean, kahit hindi sa call center, sa ibang trabaho, ganyan. Nag-try naman ako. May anak na rin kasi ako. Actually, ilang beses ako na-discriminate sa yung mga sales lady thing. Tatanungin nila kung single. Tapos, pag sinabi mo single, tapos may kasunod na follow-up, single with anak, ganun. Tapos, pag may nalaman nila may anak, ay, ligwak, elbow. Ano elbow? elbow ganun. Siyempre yung anak ko, wala naman sa sense sa tatay ngayon. No? Ano yung buhay ko doon? Sa bagay. Alam mo dito ko na-experience yung sabi nila, kapit sa masalim, ganyan, gagawin mo para sa mga anak mo, lahat. Ano? Sa isang gabi mo, nakakamagkano ka? Or iba-iba ganun? Iba-iba kasi eh. Pero sabi nga sa'yo, malaki yung pera sa ganito. Eh, lalo na kung mabenta ka. Oo, may parokyano ka na, gano'n. Matagal ka na nagaganyan? Magto 2 years na na eh. 2 years? Oo, 20 ako nag-start eh. Magto 2 years na? Mm-mm. Tagal na rin pala, ano? True, kaya nga yung kapal ng mukha ko sa mga customer ko. Ano yun, puro kamay-kamay lang naman or... Hindi. Ay, pero din, ano? Oo, alam mo, pag may bet ako, kasi bawal, minsan... Hindi allowed yung gagalaanin nila yung dibdib mo, ganun. Bawal yun eh. Nasa magkano pagka, yung buong pagkatao, ganun? Buong pagkatao talaga. Huwag na baka maraming mainggan yung pumasok sa ganito pag sinabi ko yung presyo. Sumagang nagkago ka pa, no? Oo. Hindi sa akin na lang eh. Nasa magkano nga ganun? Hindi naman ako nag-i-inquire. Nag-ano lang ako. Ayan na. Kaya sabi ko sa'yo, gusto mo bibigyan na lang kita ng discount. 5,000 na lang sa'yo. Hand job lang yun. Ang mahal naman. Sa bahay na lang ako. Grabe naman yun. 5,000? Seryoso yan? Legit? Oo. Oo? Meron naman mga mostly kasi mga hindi ka sabi nga sa'yo. Mga ibang lahi, ganun. Oo, ganun. Minsan, may extra job pa nga ako bukod sa spa eh, sabi ko sa'yo eh. Ano yun? Sumatambay ako sa mga sa mga bar, ganun. Sa bar? Oo. Ano na may ginagawa mo dun? Siyempre. Ganun, parang ganun din, extra service din, ganun. Oo. Pick up ka lang. Ikaw talaga yung nag-pick up. Pick up? Marami naman po yung pick up. Siyempre, malusog ako eh. Siguro masyado mong ginagalingan. Kailangan galingan, yun yung puhunan natin eh. Sabagay. Pag di mo ginalingan, ligwak, ganun. Baka i-drum na lang ako ng mga tangin na magpapayad ako mahal, tapos ganalin lang. Pero ngayon, nakaka-ipon ka naman. Oo naman. So pagka nakaipon ka, syempre parang mas okay kung makaipon ka, mas okay kung aalis ka na sa ganyang sa ganyang trabaho. Oo, yun lang naman yung gusto ko. Pag nakaipon na ako, syempre magta-try ako magsariling business ko. Tsaka kasi syempre hindi mo masasabi yung sakit ganyan.
Kahit sabihin mo may protection, di ba? Oo, Ling. Nakakatakot kaya. Minsan nga kinakabahan pa rin ako kahit na magsukuyas na ako sa ganit. Oo. Feeling ko, alam mo yung paranoid ka na feeling mo may sakit yung... Oo. Customer mo, ganun. Pero hindi ka pa naman, hindi mo pa naman na-experience na magkasakit? Hindi naman. So far. Nakaparating pa lang yun. On the way na, wait lang, ganun. Nagbibish ka ha? Ay, so na, char. Huwag naman, huwag ganun. Meron din sa ano, sa Telegram. Alam mo, sa Telegram naghanap yung ganyan. Telegram? Oo. Website? Hindi, application yun. Parang ano, parang Viber, ganun. Ah. Search mo lang. Bakit? Naku, mayayari ako. Para matry mo. Para matry mo. Diba wala ka pang... Kaya yan. Ah! May asawa ka na ba, kuya? Meron. Galagol. Meron. Tsaka ano talaga, hindi ko pa talaga na-experience yung mga sinasabi mo na yan eh. Siguro ano, siguro wala akong pera. Tsaka wala kasi talaga sa isip. Tsaka wala kasi talaga sa isip ko. Tsaka kung may asawa ka na, wag na. Baka yun. Agawa mo na lang sa asawa mo. Oh. Na magbabayad ka pa, nandiyan na may asawa. Kasi 5,000, sabi mo 5,000, di ba? San tayo? Pwede ba dito? Kuya, oo, dito. Ah, okay. 5,000, di ba? Oo. Mahal nun. Pero minsan kasi nagkakat. Paano nga pagka ano, pagka for example, yung hindi lang ano kamay-kamay, pagka buong pagkatao nga, magkano yan? Depende kasi sa usapan yun yung ano, nung client mo. Nasa magkano? Saan maabot? Mga 8K ganun? Oo, pataas. 8K pataas? Depende sa performance. Minsan kasi may mga nagtitipad yung bukod sa ano, bayad sa'yo. Oo, no, lalo na kung magaling ka, tapos sinusubo mo lahat, pati neto. Kahit lahat buong kaluluwa. Oo, si tumitirik yung mga mata. Oo. Mm. May ganun na experience mo na yun? Oo, meron nga nagbigay sa akin dyan, 10,000 eh. 10,000? Oo naman. Parang gusto ko na lang magganyan ah. Tapos mga sa'yo, easy money kung easy money. Oo. Alam mo yung feeling nila mamamatay natin, tapos magbabayad pa sila sa'yo. Oo. Diba? Grabe pala yun. So, lahat naman na naging customer mo, ano, masaya naman sa buhay nila. I mean, sa performance mo, ganun. Oo, kaya nga happy ending eh. Sa bagay. Pero siyempre, pera-pera lang naman kasi wala pa nun eh. Pero sa sarili mo. Oo, sa bagay. Diba? Tingin mo, 2 years from now, ginagawa mo pa rin kaya yan? Feeling ko hindi na. Marami na akong pera nun eh. So, magbe-business ka nga, ano? Oo. Paano kung magkakapera ka ngayon? Titigil ka na sa ganyan? Oo naman, pero lang naman talaga hinahabol ko kaya ako nag-work dyan. Yung alam ko yung masusustento ako ng oo. Dire-direcho. Yung alam mo yung, kasi mahirap, may anak ka, walang sustento, ikaw lang inaasahan. Sabagay. Wala kang ibang maaasahan para buhay yung anak mo. Ako, nagigets kita kasi syempre, ang hirap nga ng buhay ngayon, di ba? True. Lalo na pagka hindi ka matanggap sa ibang trabaho na gusto mong pasukan. Mm-hmm. Diba? So, kapit sa patalim lang talaga. Totoo. Pero, syempre, huwag ka mawawala ng pag-asa kasi bata ka pa naman. Ilan taon na? 22? Oh, yes. I'm so young. And yummy, car. Putik na yan. So, yun nga. Malapit na tayo. Basta yun. Basta turo mo na lang, ha? Oo. Turo mo na lang. Sige lang. Ituturo ko na lang, sir. Turo mo lang ako sa kabababa dito. Go, boy. Nandyan na lang. Dyan mo na lang ibaba, kuya. Dito, dito. Oo. Kaya ko na yung sarili ko. Nasa may 7-Eleven. Ano ba ito? Wala lang. Basta. Ano ba yan? Mamaya makita kita. Nag-aabang ka na sa akin dito. Ano? Bye. Ingat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So yun nga mga boss amo, no, naihatid na natin yung customer natin. Grabe. Pera-pera na lang talaga yung labanan ngayon. Ayun. Talagang kapit patalim para lang magkapera. Grabe yun. Sheesh. Nakakaawa siya dahil syempre kapit patalim nga para sa anak niya, ganun yung ginagawa niya, yung may extra service nga daw. Ayun ako talaga. So yun mga boss amo, hanggang dito na lang. Please don't forget to like, share and follow. You know, see you on the next one. Peace out. Survive. Woo! Let's go.